At kaugnay pa rin ang ating ginagawang pagtutok, Senator Tol, sa epekto po ng bagyong Enteng, ay nasa linya na po ng ating komunikasyon ang Information Officer ng Office of the Civil Defense ng Region 5, si Sir si Gremil Nas. Magandang umaga po. Hello, magandang umaga po, ma'am, and magandang umaga din po, Senator. Magandang umaga. Kamusta kayo dyan sa Region 5? Sa ngayon po, dito po sa station po namin sa Legazpi City po sa Albay ay humina po yung ulan, pero we're still expecting po dito po sa Kabikula ng malakas na pag-ulan until this afternoon or evening po. Alin yung sinasabing hanggang bubong ang baha sa Bicol? May mga nai-report po sa amin po dito sa side po ng Camarines provinces po, like sa Naga City po, and dito rin po sa ibang parte ng Camarines Norte na meron pong mga pagbaha. Same with parts po ng Catanduanes. Pero yung mga nasa social media po ay yung kagabi po sa Naga City na talagang malakas po yung pag-ulan. Tabing ilog siguro yon. Yes po, Senator. Mm-hmm. Ayun, yun talaga yun. Kahit pag pluvial parade na malapit ng Peña Francia, doon din dumadaan yun eh. Talagang flood-prone area yon. So, ngayon, nag-subside na siguro yung sa Naga? Sa ngayon po, hinihintay po namin yung official report po ng City Dream Office, but we're hoping po na tuloy-tuloy na po ang pagbaba po ng level ng baha po. Yan yung sa Mitulay, eh, malapit sa City Hall. Nadadaanan ko yan eh. Pag napasyal tayo ng Naga. Cecil, may tanong ka kay Director? Yung batay po, Sir Gremil, dun sa huling bulletin ng Pag-asa, so 5 a.m., ang bagyo ho ay namataan sa baybayin ho ng Vincennes, Camarines Norte. Kamusta ho ang sitwasyon ng ating mga kababayan dito po sa Vincennes, Camarines Norte? Based po, ma'am, sa latest reports po na nakukuha po namin on the ground po sa Camarines Norte ay may mga flooding incidents na rin pong nauulat, pero hindi pa po sila makabigay po ng additional information since ongoing po ang response operations po sa kanila. Kanina pa pong early morning din sila nagsasagawa ng kanilang response operation. So, hinihintay lang po namin na gumanda ng konti yung panahon po sa kanila para po makakuha kami ng additional data po. Sir, itong when we speak of flooded areas, sir, gaano ho katindi yung mga pagbaha? Batay ho sa inyong monitoring? Based po sa monitoring po namin, may mga umabot po hanggang tuhod at may mga umabot din po hanggang leeg, lalo na po doon talaga sa mga lugar na low-lying areas. Mm-hmm. And dalong na po dyan sa parte po sa Camarines Sur and sa Naga City ay nasa Bicol River Basin po sila. Ayun. Na since kahapon pa po, naglabas na po ng warning yung Pag-asa ng possible flooding. At dahil tuloy-tuloy po ang pag-ulan, ay talagang umabot po sa ganong level. Mm-hmm. May mga kinailangan ho bang ilikas, sir? Based po sa data po na hawak po namin galing po sa DSWD Field Office 5 Dromic, report ay umabot po sa 841 families or 3,455 persons po ang na-evacuate po. And we're also expecting na pwedeng tumaas pa po itong figures na ito dahil hindi pa po lahat po nakakapag-report sa kanilang mga SWDO at sa mga DRMOs ay sa provincial level. Sir, ngayon po ba as we speak na may mga kailangan ho bang i-rescue? Kasi kung inabot ho na hanggang leeg yung lalim ng baha. Sa ngayon po, locally may mga nakita rin po kaming information sa social media, pero yung mga kasamahan naman po natin at the local level, specifically ang mga local DRMOs naman po, ay inform naman po sa mga situations na ito po. Mm-hmm. Yung pong area ng Libon Albay, sir, kamusta ho doon? May mga landslide area ho doon eh. Ma'am, sa Libon po, may nai-report din po sa aming rain-induced landslide incident. Mm-hmm. And we're confirming po for the exact number of landslide incidents na nangyari. But so far po, ang information po sa Libon at sa Piodoran po ay meron pong naiulat na rain-induced landslides. Diyan po yan sa Albay. Other parts of Bicol, sir, may mga landslide din ho ba? Sa ibang parts po, ma'am, ng Bicol ay wala pong nai-report po sa amin. Mm-hmm. May mga reported missing ho ba? At ano ho yung sitwasyon, sir, ng landslide pala? Ito ho ba ay sa kalsada o may mga natabunan ho na mga bahay? Siguro malapit yan sa Bulkan Mayon. Hindi po, Senator, sa may Mayon. Pero dito po sa rain-induced landslide, wala naman po sa ngayon po, ma'am, na information if malapit po sa community. Pero ang alam po namin based sa latest data po,
ay wala naman po masyadong affected community in terms of sariling those landslide po. Specifically yung sa houses talaga pong kung may natabunan po. Ayun. So wala pang reported missing, sir? Casualties, wala pa po? Yun po, ma'am, yung hinihintay na lang din po namin na official report po kung may missing or casualties po sa iba't ibang mga local dream o since ongoing po ang response operations po nila, since kailangan po ma-verify po muna ng local government unit bago po mapadala po sa amin yung report. Huwag naman ho sana ano, na may mga casualties. But lastly, on my part, Sentol, eh, kamustahin lang natin yung pangailangan ng ating mga kababayan, food packs o relief goods, lalo na yung mga nandoon na sa evacuation areas. Sa ngayon po, yung dun naman po sa assistance na ibinigay ay umabot na po. As of the latest report ng DROMIC po ng DSWD Field Office 5, nasa more or less 415,000 pesos na po worth of family food packs and packed hot meals po ang naibigay po ng DSWD at ng LGUs. And possible rin pong tumaas rin po itong figures na ito since yung mga stranded po natin na mga passengers ay umaabot na po sa... ang latest figures po namin dyan sa stranded ay 750 katao po na binibigyan naman po ito ng pagkain ng ating LGUs at ng DSWD. And yung mga ating nasa evacuation centers ay bibigyan din po ito ng tulong ng DSWD at ng LGUs po. Very good. Oh. Siguro yung mga na-stranded na yan, papunta ng summer yan. Yes po, Senator. Yung mga tatawid po sa Matnog ang Matnog, karamihan po. Eh, hindi pa rin makakanot, apektado rin ng summer area. So, mag-ingat kayo dyan, Director, Mr. Nas. Mag-ingat po ang ating mga kababayan sa Bicol Region. Yes po, Senator, and thank you very much din po, Ma'am Cecil. Yes.